Welcome back mga ka-technique sa ating YouTube channel. Kagigising ko lang mga ka-technique. Good morning. May tumawag sa atin. Magpapakabit daw siya ng window type na aircon. Ngayon, kakabit natin na yung breaker niya tsaka yung outlet din niya papunta sa main breaker at another breaker papunta naman dun sa mismong outlet ng saksakan ng aircon mga ka-technique. Dito lang yan sa ating kapitbahay kaya babalag ko na para matutunan nyo rin kung paano magkabit at paano maglinya. Ito na mga teknik, simulan na natin. Mga ka-teknik, ito yung ating bahay ng paggagawa. Kita nyo naman ang laki. Bali may aircon na yun mga ka-teknik, nagpakabit na sa iba. Ngayon, magpapakabit ulit sila. Ako na yung inusap kasi malapit at ako na rin nag-suggest para ma-vlog ko din para sa inyo mga ka-teknik. Kaya handa ko na ang gamit at pupunta na rin ako. Ito na mga ka-teknik, papunta na ako. Ito na mga ka-teknik yung ating kailangan sa pagkakabit ng breaker doon sa ating aircon. Mga ka-teknik, ito yung ating gagamiting breaker. Ang brand niya ay Oppo. Hindi yan cellphone ha. Baka kala nyo cellphone porket Oppo. Hindi rin to gulay na Oppo. Yan mga ka-teknik. Siya ay breaker na Oppo. Kumbaga brand name lang yun. Baka mamaya kala nyo yung cellphone to. Yan mga ka-teknik yung ating breaker ay ito. Yan. 15 amperes lang kasi siya. Kasi yung gagamitin natin ng aircon ay 0.6 HP lang siya. Maliit lang siya mga ka-teknik. Bali mga ka-teknik, dalawang klase ng breaker. Maraming klase pala ng breaker. Ito yung kadalasang ginagamit sa aircon kasi meron na siyang saksakan sa ilalim. Papaliwanag ko mga ka-teknik yung linya niyan. Ito mga ka-teknik, ito yung line. Pwede magkabaliktad ang kabit nyo ng wire. Wala naman ditong negative positive na katulad sa aircon sa sasakyan. Pag nagkamali ka, pwedeng masira. Ito mga ka-teknik, basta dito may makikita naman kayo sa loob pagka kinabit nyo na yung wire. Bago ito mga ka-teknik, yung gamit natin ay makapal ang sukat nito ay nasa 12. Yeah. Pwede rin yung 15, pero pagka yung malaki ang aircon na dapat yung mga matataba na rin, wire ang gagamit. Okay, ito yung taba. Medyo maikli lang kasi maikli naman yung pagkukuhan ako ng outlet source papunta sa breaker. Ito na mga teknik, may breaker na nabibili, walang ganitong saksakan. Ngayon para makamura, inano ko na yung may saksakan sa ilalim para pag nakasaksak dito, diretso nang patay na ganyan. Automatic cut na yung daloy ng voltahe ng galing sa main na ating pagkukuha ng 220 volts. Yan mga ka-teknik, ito yung tornilyo. Papakita ko mga ka-teknik ito kasi mga ka-teknik papakabit bago ito mga ka-teknik yung kanyang pagkukuhan, pag lalagyan natin, papakita ko sa inyo. Ito mga ka-teknik yung pinaka breaker nung isang linya dito sa bahay natin paggagawa nito siya. Yan, buksan natin, yan. Tatlo yung breaker. Yan. Yan mga ka-teknik. Ngayon, bago nyo ikabit, siguraduhin yung nakapatay dito para hindi kayo makakuryente o makuryente nga kung ano mangyari sa inyo. Ito mga ka-teknik, dito tayo kukuha ng supply. Kasi malayo mga ka-teknik yung breaker dun sa kaysa magbabakbak pa tayo. May kisa, may hirapan, mas dadaming trabaho ngayon. Dito na tayo kukuha sa may main na saksakan, hindi yun lang ang gagamitin natin doon para hindi na tayo maglilinya ng mahaba. Ito nga mga ka-teknik, yung ating pagkukuhanan ng source mamaya. Dito tayo kukuha ng supply papunta sa ating aircon yan. Ito ay socket ng washing machine ngayon. Mangyayari dito mga ka-teknik, i-advise ko na lang yung may-ari na pagka nagwa-washing sila, hindi naman kasi araw-araw yon, pwede muna nilang patayin yung aircon para hindi magpang-agaw. Pero mga teknik, hindi na-advise yung pagsabayin sila o dapat may sariling socket yung aircon kasi yun nga, medyo malakas to sa kuryente. Tsaka may breaker naman tayo kaya masasabi nating safe. Yan mga ka-teknik, yan muna ang aking tip sa pag-wiring bago. Ituturo ko na lang sa inyo yung susunod pang gagawin. Standby lang mga ka-teknik. Yan mga ka-teknik, di ba yan may butas yan. Ngayon, ang gagawin natin, i-connect natin dito yung wire na papunta doon sa breaker. Bago di ba may saksakan sa ilalim yung breaker, doon nakasaksak ang aircon. Magiging
on-off niya yung breaker. Automatic, pagka hindi ginagamit, ibababa lang yun mga ka-technic. Dito na tayo kukuha. Yan. Ito naman, pwede natin tanggalin. I-tape na lang natin. I-direct na natin para mas madali. Ano mga ka-technic? Ganun na lang mga ka-technic. Yung paglilinya naman, alam nyo na siguro yon kung paano. Kung may konti kayong kalaman, mas madali nyo na matutunan. Kung wala naman, pwede kayong mag-comment at kung may tanong kayo para may paliwanag ko din sa inyo at may turo ko. Balikan ko na lang kayo mga ka-technic pagka naikabit ko na kasi wala akong tagahawak ng camera. Dadating na yung may-ari ng bahay, baka magalit, hindi ko pa natatapos. Abangan nyo na lang mga ka-technic. Mga ka-technic, baling una natin gagawin, ito munang breaker, ililinya muna natin to. Bali isang metro lang mga ka-technic tong wire, bali 2 meters, yan. Atin na siyang ikakabit dito sa loob. Mga ka-technic, bubuksan ko muna, balikan ko kayo. Wala kasi akong tagahawak ng camera. Yan mga ka-technic, binuksan muna natin yung ating safety breaker para ikabit yung ating wire. Yan mga ka-technic, bali dito natin ilalagay yung dalawang wire. Iipit lang siya dito. Yan, kita niyo naman kung gaano kataba yung ginamit ko. Standard lang to. Pero may mas marami pa dito mas matataba. Pero ito nang ginamit ko para sa safety. Yan mga ka-technic. Ilalagay nyo lang siya dito. Bago ito tornilyo nyo. Tornilyo ko muna siya mga ka-technic. Balikan ko kayo. Ito na mga ka-technic. Itornilyo na natin. Medyo higpitan nyo lang at gandahan nyo yung kabit. Higpitan nyo para hindi siya mahugot kung sakaling mahila. Bago ito mga ka-technic, yung apat na butas na yan. Yan yung pagbubutasan nyo sa pader. Sample natin, kunwari dito natin kakabit. Bubutasan nyo dito, tsaka dito, dalagyan yung tornilyo. Bago ito naman yung takip niya. Yan. Bali, magbubutas lang ako mga teknik ng mabilis. Balikan ko ulit kayo. Standby lang mga teknik. Teknik, binalutan ko muna ng tape yung wire kasi wala na akong gagamitin flexible hose. Kasi ano, kakaunti naman. Bali, ito na lang gagamitin ko. Tsaka, bali, isang metro lang naman yung layo dun sa linya. Parang ilulusot lang. Magkaroon lang siya ng breaker. Kaya, hindi na ako gumamit ng flexible hose. Hindi rin nakabili yung may paggawa. Bali, ito mga ka-technic yung pagkukuha na natin ng linya. Pakita ko sa inyo. Yan, bali mga ka-technic. Diyan tayo kukuha ng supply papunta sa ating aircon mga ka-technic. Yan. Diyan tayo kukuha ng supply. Bali, pinatay ko ng mga ka-technic ang ano nitong sa breaker doon sa main. Kaya, itatap ko na muna. Babalikan ko ulit kayo mga ka-technic. Standby lang kayo para update kayo bago matapos itong video. Mga ka-technic, bali, pinasok natin dito yung wire. Ito yung galing sa breaker. Dito tayo kukuha ng supplies. Supply ng kuryente. Papunta doon sa breaker yan. Makikita nyo. Bali mga ka-technic yung saksakan din eh. Ang gagawin ko, hindi ko natatanggalin kasi ganang ng washing machine ng may-ari, hindi na niya pinatanggal kasi ang mangyayari dito pagka nag-washing machine siya, patay naman daw ang aircon. Kaya okay lang kasi gusto din niya may saksakan ditong malapit. Yan mga ka-technic, kakabit ko muna. Balikan ko ulit kayo. Technic, bali na i-connect na natin siya sa isang main. Yan yung ano niya, isang linya ng pagkukuha natin galing sa aircon niyan. Bali nga, pinap ko na ito yung lalagay natin sa saksakan dito. Pero mga technic, pwede nyo na yung i-direct na dyan. Direct, huwag nyo nang i-ano. Yung kumbaga, alisin nyo na yung saksakan dati dito. Pero hindi niya pinalis nga nung may-ari kasi nga, na dito yung kanyang labahan, na dito yung drainage daw. Baling gagawin, i-advise ko na lang na pag maglalabas siya, huwag na lang buksan mo ng aircon. Ganun mga ka-technic. Yan mga ka-technic, kakabit ko na yung saksakan. Balikan ko ulit kayo. Naikabit na natin. Babalik muna natin yung takip bago. Sa breaker naman tayo sa loob. Balik lang natin yung takip. Yan mga ka-technic. Balik na natin yung takip. Sunod na sa breaker naman tayo mga ka-technic. Yan na yung wire papunta dun sa loob. Sa breaker naman tayo mga ka-technic. Pakita ko sa inyo yung ating gagawin.
mga kateknik, yan yung bilog na yan, yung butas ng breaker, bukas ng mga kateknik ang linya niyan sa kuryente, bukas na doon sa breaker, doon sa mismong main kasi magbubutas ako ng pader. Ingat kayo pagka ganun, baka kasi mahihipunin nyo, may kuryente na yan mga kateknik, medyo ingat lang kayo. Ngayon mga teknik, bubutasan ko muna ito. Babalikan ko ulit kay mga teknik pagkaayos na. Teknik, butas na natin. Bali, dalawa lang butas ang linagay ko. Kasi medyo maingay, may mga tulog. Kasi apat dapat yung butas. Tig dalawa lang, hindi na naman yung babagsak kasi matibay yung kapit. Lalagyan natin siya mga teknik ng tox. Yan, lagyan natin siya ng tox. But mga kateknik na dito sa baba yung breaker niya kasi yun nga sinabi ko sa inyo, yung wire nung binili ng may-ari, maikli. Tsaka gusto niya mababa para hindi na siya tatayo pa kahit nakaupo. Kahit paa, pwedeng sipain para mapatay. Mga katechnik. Balik, check nyo muna mga katechnik kung patay na. Pero double check ko na patay na kasi nga delikado yun mga katechnik. Malakas ang kuryente niyan. Kakabit ko muna mga katechnik. Bali yung box, ito. Kakabit ko muna siya. Hindi ko na mabibidyohan kasi ako na yung naghahawak ng camera. Babalikan ko na lang kayo. Yan na mga katechnik. Naitornilyo na natin. Kakabit na natin yung takip niya. Yan. Siyempre itong may biyak na malaki sa ilalim yan para di sa saksakan natin. Yan. Ganun lang mga katechnik. Kadali maggawa. Kung babayad pa kayo sa mga ano, medyo magmamahal kayo. Pwede kayo sa akin magpa-install. Mag-subscribe kayo mga kateknik. Pagka nakasubscribe kayo, ang pa-install nyo, may discount kayo. Ayan. Balik yung mga kateknik yan. Yun. Ayan. Ayan mga kateknik. Lalagay ko ng tornilyo. Mapapansin nyo mga kateknik, malinis yung ating wire. Kasi nga, medyo nilapit ko yung breaker. Ayan. Meron kasing nagawa mga teknik. Medyo makalat. Ayan. Tornilyo ko muna siya. Yan na mga kateknik. Ito na yung ating finished product ng ating safety breaker sa ating aircon. Yan mga kateknik. Yung mga gustong magpagawa, mag-comment lang kayo o i-PM nyo ako. May discount pag kayo nakasubscribe. Yan mga kateknik. Ito yung saksakan niya. Dito niya siya isasaksak sa ilalim. Kahit hindi niyo na siya bunutin, automatic, dito nang on-off niyan. Kasi mga teknik, ang aircon wala yang on-off. Bihira lang yung mga meron. Kaya kailangan talaga ng breaker para na din sa safety. Mga kateknik, ito naman yung kahapon pa na-install. Kasi pinagawa na yung sa akin kahapon. Ito lang binilag ko, itong breaker niya. Ina-advise mga ka-technic na bago nyo siya buksan ay mag-intay kayo ng 12 hours kasi yung compressor niya nakalog o na ano, intay nyo ng 12 hours para safety yung inyong unit o yung inyong aircon. Yan mga ka-technic, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo, sasagutin ko din agad. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated lagi kayo sa mga bagong video. God bless.